Hello mga idol, ito mga idol ang aking 6 years na aquarium. Sa video natin ito ay susubukan kong tanggalin yung watermark gamit ng sandpaper. Itong aquarium na ito mga idol ay punong-puno na ng watermark. Ang balak ko na nga dito ay basagin at itapon dahil sobrang luma na. Naisip ko na sayang naman baka sakaling makuha na tanggalin yung watermark dito sa aquarium. Naghanap-hanap ako ng paraan para matanggal ang watermark at nakita ko ang paggamit ng liha o sandpaper. Nung una hindi ako naniwala na magagawang matanggal yung watermark gamit ng sandpaper dahil ang naisip ko ay magkakaroon lang ito ng gasgas sa salamin. Ang unang kailangan natin ay ang sandpaper holder na nabili ko sa isang online app. Nabili ko ito sa halagang 50 pesos lang. Sobrang mura lang nito dahil malamang kung sa shop ko ito nabili ay nasa 150 sigurado ang halaga nito. Malaking tulong ito dahil hindi sasakit yung mga daliri nyo sa pagpuwersa habang kinukuskus nyo yung sandpaper sa aquarium. Meron itong clip sa magkabilang side kung saan pwede nyo ikabit yung sandpaper. Ang hawakan naman nito ay may malambot na grip kung saan makakatulong ito para hindi sumakit yung inyong daliri. Ito naman mga idol ang sandpaper. Ang grit ng sandpaper na binili ko ay ang number 2000. Ano nga ba ang grit sa sandpaper? Ang grit ay ang laki ng particles na nakalagay sa sandpaper. Mas mataas ang grit ay mas pino ito na mas ginagamit para pakinisin ang isang bagay. Pag mas mababa naman ang grit katulad ng number 200 ay mas malaki ang particles ng grit sa sandpaper. Ito naman ay ginagamit sa mga bagay na mas matalas na parte upang pakinisin. Inalis ko muna yung aquarium sa stand para mas madali kong magamitan ng sandpaper yung salamin. Yung watermark kasi sa aquarium na ito ay halos buong side pati yung nasa labas na salamin ay may watermark din. Kaya mas maganda na alisin ko muna yung aquarium sa stand. Ang una kong ginawa ay hinugasan ko muna yung salamin ng aquarium. Ito kasi ay na-stack na ilang buwan dahil nagkaroon nito ng basag sa ilalim. Dahil sa pagkaka-stack nito ay nagkaroon ito ng dumi at alikabok. Yung maliliit na buhangin at dumi ay dapat maalis muna sa aquarium. Dahil kapag ginamitin natin ito ng sandpaper, yung aquarium ay may maliliit na buhangin na pwede itong makapagdulot ng gasgas sa aquarium. Ngayon naman ay gagamit ako ng vinegar para palambutin ang watermark. Ang vinegar ay mayroong mild acid na nakakaturong para lumambot ang mga mineral na naging sanhi ng watermark. Ang ating mga tubig sa gripo ay mayroong chlorine. Ang chlorine na ito ay ang pumapatay sa mga bakterya na posibleng nasa tubo ng ating tubig. Dahil sa pag-circulate ng tubig sa ating aquarium ay natutuyo ang tubig na may mababang chlorine na nagiging dahilan ng watermark. Dito ay pinunas ko sa salamin ng aquarium ang vinegar gamit ng tissue. Pagkatapos ay bigyan nyo lang ng 15 minutes para lumambot na maigi yung watermark bago natin gamitin ang sandpaper. Pwede din kayong gumamit ng plastic gloves sa inyong mga kamay dahil kapag nababad sa vinegar ang inyong kamay ay pwede itong kumulubot. Ang kuko naman sa daliri ay pwedeng sumakit dahil sa pagkababad sa vinegar. Kakabit na natin ang sandpaper sa sandpaper holder. Itutok nyo lang sa gitna ng sandpaper at itupi para maging even na magkabilang dulo. Pagkatapos ay ipapasok nyo lang sa dulo ng clip yung sandpaper. Pindutin nyo lang yung clip gamit ng thumbnail tapos ipasok nyo sa dulo yung sandpaper. Dito naman ay gagamitin natin ng gunting para gupitin yung sobrang right side ng sandpaper. Sobrahan nyo lang ng konti para yung kanto ng holder ay hindi tumama sa salamin. Makapaglagay at makakapagpalit tayo ng sandpaper dito sa holder ng 3 beses sa isang sandpaper sheet. Gagamitin na natin dito ang sandpaper sa salamin ng ating aquarium.
Basain nyo muna yung sandpaper para dumulas at hindi magkaroon ng friction sa salamin na nagiging dahilan para gumasgas ang sandpaper sa salamin ng aquarium. Itong maliliit na buhangin, mga idol, ay nasa labas ng salamin. Siguraduhin nyo na bago nyo siya gamitan ng sandpaper ay matanggal nyo muna yung buhangin. Mamaya ay bubuhusan natin ng tubig at tutuyuin yung labas na may buhangin para masigurado ko na di gagasgas ang buhangin sa salamin. Sa makikita nyo mga idol ay wala pang 20 seconds ay nakita na agad natin yung malaking pinagkaiba ng watermark after natin gamitan ng sandpaper. Kanina ay hindi ko makita yung loob na parte ng salamin. Ngayon ay parang magic na parang pinunasan lang yung watermark. Tama pala yung decision ko na i-restore na lang yung aquarium nito dahil kahit pala sobrang lala na ng watermark ay pwede pa pala itong ma-restore kaysa bibili pa tayo ng bagong aquarium. So dito mga idol ay halos natanggal na natin yung watermark sa inside front panel ng aquarium. Itutuloy lang natin yung iba pang panel hanggang sa maging clear na yung lahat ng panel ng salamin. Ano nga ba ang watermark? Ang watermark ay ang puting residue na nabubuo sa salamin sa pinakamataas ng tubig. Nangyayari ito dahil sa pagkakatuyo ng tubig. Ang ating mga tubig ay nagtataglay ng calcium carbonate at additional ions na kung tawagin ay lime scale. Kapag ang mineral-rich na tubig ay nag-evaporate dahil sa init ng panahon, ang mga nag-evaporate na gas ay nag-iiwan ng heavier metals sa salamin. Sa pagdaan ng panahon, ay dadami ang naiiwang elements sa salamin at nabubuo ang watermark. Titigas at kakapal ito hanggang sa hindi na makita ang nasa loob ng aquarium. Hindi naman makakasama sa mga isda ang watermark sa aquarium, pero magmumukha itong luma at hindi na maganda sa paningin kaya maganda na tanggalin natin ito. Pagkatapos ng ilang minuto na paggamit ng sandpaper ay halos clear na yung salamin. Itong labas na panel ng aquarium ay gagamitan din natin ng sandpaper. Sa nakikita nyo ay halos parang mukhang bago na yung ating aquarium. Dito ko na nga pala ilalagay yung mga crayfish ko mga idol. Meron akong video dun sa setup ko ng crayfish gamit ng plastic tub. Kaso hindi ko makita kung ano nangyayari dun sa crayfish kaya gusto ko silang mapag-aralan. Kaya ang naisip ko ay ilagay sila dito sa aquarium para makita ko kung ano nangyayari sa kanila. Natapos na natin ang paggamit ng sandpaper sa ating aquarium. Parang bago na ulit yung aking aquarium dito mga idol. Ang masasabi ko dito ay sobrang effective pala ng sandpaper sa pagtanggal ng watermark. Kaya kung hindi na maganda yung itsura ng inyong aquarium ay huwag nyo munang itapon. Subukan nyo munang gayahin yung ginawa ko at baka sakaling maibalik nyo pa yung dating itsura ng aquarium nyo. Bumili nga pala ako sa online store nitong rubber mat. Ito yung gagamitin ko sa ilalim ng aquarium. Nung binili ko siya ay meron siyang kasamang styrofoam. Kaso sa katagalan ng panahon ay nasira na at hindi na pwedeng gamitin. Kailangan natin lagyan ng sapin sa ilalim para maiwasan ang pagkabasag ng salamin. Dito naman ay lalagyan ko ng epoxy yung ilalim na parte ng aquarium. Nabasag ito nung hindi ako naglagay ng sapin sa ilalim. Kaya malaking bagay na maglagay kayo ng rubber mat sa ilalim ng aquarium. Nagbasa-basa ako tungkol dito sa epoxy at nalaman ko na basta patuyuin nyo lang na maigi yung epoxy ay hindi ito makakasama sa mga isda. That's all mga idol, sa susunod na video ay ilalagay ko dito yung aking mga crayfish at susubukan ko yung bagong air pump na binili ko galing sa online store. Salamat sa inyong panonood, this is Chuck and you're watching Biker Drone.